Glowers! Welcome back sa ating panibagong video. So, for today's video is about review and first impression sa lip tint. Ayan. So, favorite ng mga ka-glowers natin yan. Siyempre, sobrang favorite ko yan. So, kahit na hindi tayo mag-makeup, basta meron tayong napakagandang shade ng lipstick, diba? Pack gunner na yan. Diba? Ready to go na tayo. So, ayun na nga. Gagawa tayo ng review and first impression sa For Rent Cause. So, wag natin patigilin pa and let's start! So, madalas ko siyang makita sa Facebook ads and kahit sa YouTube din. So, yun, na-curious na naman ang lola mo. Kaya, bumili ako ng isa lang. And this shade is Pit a Pat. Number 24, Pit a Pat. This is For Rent Cause Tattoo Pale Velvet Tint. Ayan. So, excited na akong subukan siya. Ang ganda ng ano niya ha. Ang ganda ng packaging niya. Flower. Talagang napaka-girly. Ayan. Napaka-girly ng look niya, guys. So, very feminine siya. So, yun. Hindi lang naman ito yung binili ko. Teka, maglagay muna ako ng lip balm, no? Medyo dry ang ating lips. Ayan. So, kakatapos ko lang kasing maligo. So, medyo dry yung aking lips. And bago ko i-apply itong For Rent Cause Lip Tint, kailangan medyo moisturize muna yung lips natin. So, ayun na nga guys. Kasi last time, I went to the K-Beauty Store. So, namili na naman ng lola mo ng mga kailangan. Ito naman, ano ha, hindi to, I'm not spoiling myself with this. Talagang kailangan ko talaga siya. Kaya, binili ko siya. So, I went to La Lovela Store. So, ayan ang plastic bag. So, tingnan natin kung anong mga nabili ko dito. So, actually, sinabay ko lang naman siya kasi nga, napadaan lang naman talaga ako sa store. So, ito yung binili ko lang. And then, yun, napabili na rin ako ng mga ibang mga items na kailangan ko rin for everyday use. Ayan, sa aking pang-araw-araw. So, yun, bumili ako ng ano, ng shampoo. So, mamaya na natin subukan yung lip tint, no? Chichikahin ko muna kayo about sa mga nabili kong items last time. So, bumili ako ng shampoo from, hindi ko alam kung anong, ano dito, pronunciation dito eh. Teka, hanapin natin yung, ayun, Sayos. Ayan. So, yun na nga, dahil syempre kailangan nating alagaan yung ano natin, yung hair natin, 'di ba? Lalo na may kulay yung buhok ko. Actually, I'm planning na nga to darken my hair na talaga kasi last time, ang dami kong chika today, ah. Ang dami kong updates sa inyo, mga ka-glovers. So, as you can see, last time, kung napanood niyo yung last vlog ko na nag-try ako ng mga treatment colors and then until na nag-color ako ng mermaid green. Ayun, ito na nga pala siya, guys. Ito na yung ano niya, yung itsura niya katagalan after kung mag-shower ng ilang beses. So ayun, akala ko hindi siya babalik sa dati kasi nga naka-bubble foam yung ginamit ko, which is semi-permanent hair color na yung ginamit ko na mermaid green. So akala ko hindi na siya babalik sa dati, pero ayun, nagbabrighten pa rin pala siya. So siguro gawa nung previous hair color ko, which is the silver ash, na sobrang bright talaga yung ano, yung hair color ko ng like bright yellow, ganyan. So, may pagkahalong ash din kasi yon. So, siguro napakalakas siguro ng hair color ko na yon. Kaya, ayun, medyo nagbabrighten up pa rin. Ito na nga, yung shampoo na binili ko. This is from Sayos. Professional performance developed with and tested by Japanese hairdresser. Ayan, may nakalagay, hairdresser. So, hindi ko alam yung pangalan ng hairdresser na yan. So, Japanese yung nakasulat. So, this is made in Japan. Ah, no, Sayos from Germany pala siya, from Henkel. Ayan, from Henkel Shopper. Akala ko made in Japan to, kaya binili ko. Hindi ko kasi binasa yung nasa likuran. So, ayun na nga. This is silicone-free. Ayun, kaya ko rin siya nagustuhan kasi silicone-free siya. So, since yun nga, colored hair tayo, pag nakakulay yung hair mo, yun ang iiwasan mo yung mga silicone ingredients sa shampoo kasi medyo nakakaano talaga yun, nakaka-damage ng hair. And yun nga, nakakatanggal din siya ng colored hair din. Yun, nakaka-fade siya agad. So, this is shampoo, nakalagay 01. Ayan, 01 shampoo. Non-added silicone for deep cleansing without weighing down. So, ginger root extract and carnitine to strengthen hair growth and reduce hair breakage. So, syempre, binasa muna natin siya, di ba, bago natin siya nilagay sa basket. So, yun yung reason bakit ko siya binili. Kasi nga, sobrang mura na niya, nag-sale siya 50%. And then, ito yung kailangan ko talaga for my hair. Kasi sobrang, yun na nga, syempre, pag nakapulay ka na, damage yung hair mo, di ba? And then, this is the 02 conditioner naman.
Ayan. So, parang step one, step two siya. So, ayan, ito naman, this is non-added silicon for deep conditioning without laying down with hydrokeratin and vitamin B5 for hydration and improved smoothness. So, ito din yung hinahanap ko sa isang conditioner. So, mas may improve yung smoothness ng hair ko kasi meron na siyang hydrokeratin. So, alam naman natin, di ba, kapag may keratin, sobrang nakaka-smooth and sobrang nakaka-relax siya ng mga hair stress. Ano pa ba? Ayun, meron din akong binili na, ito, Sios din siya. This is treatment mask. Ayan siya. Ayan. So, silicone, 0%. So, naisipan kong bumili ng treatment mask. Nakalagay dito, 0.3. Ayan. So, parang set na rin siya, no? And then, buti na lang talaga, sealed din siya. So, for dry, frizzy, and fragile hair. So, silicone-free moisture. So, 200 ml na siya, guys. So, syempre, matitipid mo naman siya kasi hindi mo naman siya madalas magagamit. Diba? Kasi paminsan-minsan lang naman kasi treatment mask lang naman siya. Ito, bumili ako ng mascara. Ayan. Ayan siya. So, this mascara, nakita ko lang din talaga siya sa ad din, sa Facebook. This is from, ano bang brand to? Apu. This is from Apu. Born to be mad-proof, fixing mascara level 1. So, this is 02 deep black. Achieve perfected long-wearing lashes with undetectable precision. Level 1, naturally lengthened lashes with powerful fixing benefits. A fixing mascara with a smudge, clump, fall-proof formula that promotes volumized lashes while giving a smudge-free wear. So, nakita ko lang talaga ito sa Facebook, pero yun nga, nakita ko din siya sa store. So, doon ko mas nakita ng gusto yung detalye niya. And nagustuhan ko kasi, ano ba? Ito, yung nasa picture. Ayan. So, ganito lang kasi yung gusto ko talaga. Yung parang natural look lang siya. Diba? Mukha siyang natural. So, parang wala siyang ano. Hindi halata na nagmaskara ka ganun. And then, hindi halata na may mga substance ng mga black-black na mascara. Yung parang black na black yung lashes mo na parang nag-false eyelashes. Yung ganun. So, yun yung ano, pinaka... highlights dito. Kaya, nagustuhan ko siya. And then, tamang-tama nag-sale siya. Din alam nyo naman, di ba, bumibili lang talaga kapag nagsisale. So, inaantay ko muna pag nag-sale siya, saka ko siya bibilin. So, ganun ako. And then, alam nyo ba, guys, sobrang tagal kong naglilibot talaga sa mga K-beauty store. Hindi ako agad-agad na, alam ba, like, makita akong ganito, bibili ko na, naalis na ako, ganun. Hindi. Sobrang talagang nililibot ko siya. Talagang tinitingnan ko yung bawat detalye ng mga, ng items, kung ito, pasok ba dito yung hinahanap ko, yung kailangan ko. Yun, sobrang siguro, inaabot ako ng mahigit 40 minutes, siguro mahigit 1 hour. Minsan nga parang nahiya na lang ako kasi parang, alam mo yun, naglalabas-pasok na yung mga customers. Tapos feeling ko parang ako na lang yata yung natira, pag mula kanina nandito pa rin ako. So, as you can see, wala akong anything sa face ko, pero nakapag-moisturizer na ako, and then, yun lang yung... ngayon na nandito sa face ko. So, kasi nga, gusto kong ipakita sa inyo yung mga nabili ko and directly gagamitin ko siya as in now, diba? So, ayun. Ano pa ba yung nabili ko? Meron akong, ayan. Ito, meron akong biniling concealer. Ayan. So, pagsasabihin ko siya, unahin muna natin yung concealer, no, bago tayo mag-mascara. This is Blemish Cover 02 Light yung shade niya. So, ayan, ganito lang po siya kaliit. Ayan, so okay lang naman kasi sale ko lang naman din siya nabili. So, hindi naman siya totally talaga super manghihinayang ka, diba? Kasi kahit maliit lang siya. So, ayan, tatryin natin siya ngayon. So, wala akong anything. Pero, bago ako maglagay na ito, maglagay muna tayo ng primer. So, ito nabili ko to last time. Last week, nabili ko siya. This is Startup Primer. Pore primer to help make skin smooth as in Photoshop. So, sabi, as in Photoshop siya. So, ayun, kaya binili ko siya. This is, may kasama rin siyang whitening and anti-wrinkle din siya. Hindi ko alam kung totoo, pero syempre, di ba? Maniwala na lang tayo. So, ayan, lagyan muna natin siya ng primer. Alam nyo guys, hindi talaga ako bumibili ng primer since noon pa. Nakabili na ako before, nung gumagamit pa ako ng foundation. Pero, yun nga, since magpo-4 years na akong hindi gumagamit ng foundation, hindi na ako bumibili ng primer. Kasi, di ba, para saan? Hindi naman ako nagpa-foundation. So, wala naman akong dapat i-maintain na makeup, ganyan. So, yun. Ito, guys, itong, ano ko na to, ano lang to, bali, naglagay lang ako ng tune-up cream. Ayan, tune-up cream lang yung gamit ko. So, lagyan natin ng primer. So, para saan ba yung primer? Para sa mga hindi nakakaalam, yun, sa mga newbie, sa mga makeup-makeup, ayan. Ako wala na ako masyadong alam sa mga pag-makeup. Pero, ito lang yung mga konting nalalaman ko, no? So, yung primer daw is, it helps your concealer, it helps your foundation na kumapit talaga. Para hindi agad-agad nabubura yung makeup nyo. Or yung foundation or yung concealer nyo. Ayan. So, what I like about this is, na ang bango niya. Nabango siya. Tapos, so nasubukan ko na to and yun, maganda nga siya. Kasi natry ko na siya last time.
And then, saka natin ilagay itong nabili nating concealer. So, yung shade niya is 02 light. Pero, depende yun, guys, sa inyo kung anong shade yung swak sa inyo. Depende sa skin tone. Lagay ko na lang dito. So, ayan yung shade niya. Okay. Actually nga, ayoko nga sana ng ganitong type eh. Gusto ko talaga yung may brush na. Yung katulad sa ginagamit ko sa Maybelline. Pero, carry na. Medyo mas ano talaga siya. Feeling ko parang mas maganda yung cover nito kaysa dun sa ginagamit ko na Maybelline. Actually kasi ito talaga yung ginagamit ko na concealer. Ayan. So, dalawang shade siya. This is shade 20, sand. And this is shade 25, medium. So, yun. Itong 25, medyo mas darker siya. Ito yung ginagamit ko kapag ka, medyo pinkish yung tone-up cream na ginagamit ko. So, yun, parang binabagay ko lang siya kapag medyo tan look, ganon, tan makeup. And then, this one naman is medyo lighter siya. Ayan. So, nakalagay na tayo ng bago nating concealer. So, naglagay din ako ng konting eyeshadow para mas ma-perfect yung look natin. And then, ayun na, it's time for mascara. Ayan. So, bubuksan na natin tong mascara na to. Excited na lang ako, guys. So, first time natin. Ayan. And siya. Tan! Wow. Born to be. Mad Proof Fixing Mascara. So, yun nga pala, ang model pala nito, si Taeyeon. Kilala niyo si Taeyeon, guys? Sa mga fanatic ng mga K-pop dyan. Si Taeyeon is member dati siya ng Girls' Generation. Yan. In Korean, sunyo siya de. Talaga bang natural look siya? Yan. Lagay tayo ng konting blusher. So, hindi pa ako nakakabili ng panibagong blusher kasi meron pa naman ako. So, ang cute ng ginagamit ko. Ayan, maliit lang to. This is from The Sem Cosmetics. Ayan, matagal ko na itong binili. Last year ko pa siya binili. So, ayan. So, gustong-gusto ko rin to. This is Love on Top. Shade 2. Ayan. Love on Top. Let's just love each other, guys. No hating. So, ayan. Ginagawan ko lang siya. Ginagamitan ko lang siya ng sponge. Ayan. And, ang gusto ko naman dito, hindi siya sobrang oily since kahit na medyo cream type siya. Hindi siya oily na yung dating. And lalo na uso na ngayon, di ba, nagmamask na tayo. Yun na yung, this is the new normal, di ba? So, hindi siya nagsismudge sa mask. That's why I like it. So, kapag totally sobrang puyat na puyat ako, ito yung mostly ginagamit ko. Kasi nakaka-bloom talaga siya sa face. Kasi nga medyo pinkish kasi siya. Unlike dun sa ginagamit ko sa peripera, nagfe-fade din siya agad. So, eto. Gusto ko to. And then, ayun na nga. Let's try. Finally, let's try na yung Forencos. Yun. Grabe, no? Ang dami kong pinagdaanan bago ko talaga siya nagamit. So, finally, buksan na natin. Ayan.
This is how it looks like. So, yung shade niya is Pita Pat. Ayan. So, medyo nude po yung binili ko. Para pwede siya pang everyday lang. So, apply na natin siya. Dahil nga velvet siya, napakalambot niya sa lips, and mukhang natural lang, parang everyday makeup lang. Pero yun nga, dahil nakalagay dito, velvet tint siya, Tattoo Pale. So, Tattoo Pale series po siya, Tattoo Pale Collection. And tingnan natin kung maglalast ba siya. Check natin. So, okay. So, meron siyang kaunting, nagmamantsa pa rin. Kasi nakita ko dun sa Facebook, wala talaga eh. Or hindi ko alam, baka ibang collection yung napanood ko. So, anyway, nakalagay kasi tattoo eh. So, ibig sabihin, long lasting, di ba? Ayan. So, konti na lang. And so, ito yung kanina. And ito yung pangalawa. So, yun. Tingnan, isa pa. Ayan siya. Try natin punasan kung talagang magsistay ba. Yan. So, medyo, yun nga, medyo mawawala pa rin yung residue niya kapag kakumain ka or whatever. Pero, kahit pa paano naman, meron pa rin naman siyang natitira. So, I think, ang napansin ko rito, kapag ka, mas lalo mo siyang tinatanggal or pag mas lalo mo siyang pinupunasan, ayun, medyo nagre-reddish yung lips ko. And nagmumukha siyang natural. Ayan, ayan na siya ngayon, nung pinunasan. So, ayan na siya ngayon, nung pinunasan ko. Diba, parang natural lang siya. Pero yung kanina, so, try natin i-swatch yung talagang color niya. Ayan, hindi ako sanay mag-swatch sa camera. Ayan siya, guys. So, ganyan yung itsura niya pag in-smudge mo siya. Maganda siya, guys. Kaya nga gusto ko siya. That's why I bought it. Ang arte. Ayan. So, pwede ba rin siyang gamitin sa ano? I think pwede rin siyang gamitin sa cheeks. Kasi nga, velvet siya. So, hindi siya matigas i-spread. Kahit kamay lang yung gamitin mo. That's why I like mga velvety lip tint. Mga ganyan. Mga lip mousse. Kasi malambot siya. Yan. Yun. Ang ganda niya. Ang ganda niya. So, syempre, tinesting ko muna bago ko siya binili. So, yun. Maganda siya, guys. So, pwede siya pang everyday. Pwede siyang pang everyday look. So, pagpapasok ka sa office, pasok ka sa work, madalian, ganyan. So, yun lang kasi yung mga ano ko, yung mga peg ko these days, yung mga pang nude lang. Yung mga parang kala mo hindi ka nag-makeup, diba? Parang no makeup, makeup look. Ganyan. So, lagyan pa natin kasi binura ko siya kanina. Yan. Tapos yung lashes ko, guys, tingnan nyo. Diba? Parang natural siya, diba?
I like it. I like yung, gusto ko yung eyelash ko, yung mascara, and kahit yung concealer, maganda din. So, ang, yan. So, mas maganda, I think mas maganda talaga siya siguro kung meron siyang applicator, no? Para hindi ko na siya nilalagay dito or kung saan man. And then, saka ko pa siya i-apply doon sa face ko. Mas maganda siguro kung next time, hand skin. Sana naman may applicator na kayo next time, di ba? Para mas direct na siya. Pero so far, ang ganda. Ang ganda ng coverage niya. I like it. And hindi siya mukhang dry sa face. And yun nga, yung primer, nilagyan ko din siya ng primer. Ayan, ayan yung mga ginamit ko. So, ito, I like this din kasi nga, sobrang natural ng look niya. So, ganito lang kasi talaga yung mga peg kong mga look. Natural lang. Yung talagang, yung natural look mo, yun lang yung lalabas. So, kaya hindi ako madalas nag-retouch kasi yun nga, hindi naman ako gumagamit ng foundation. Kumbaga, hindi rin ako oily face, so hindi ko kailangan mag, punasan ko by time to time, kung nag-oily na ba ganun. So, walang ganung problema. So, yun. And then, so, ayan, napakarami kong mga diniscuss. Hindi lang itong lipstick, pero nag-iisa lang siya, diba? Isa lang naman yung ni-review ko, pero ang dami kong mga naipakita sa inyo. So, yun, anyway, ayan, that's it for today, guys. Sobrang thank you po sa panonood, sa pagtsatsaga na tapusin yung aking video na to. And thank you so much. Please like my video. Sobrang ma-appreciate ko po yun. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. And push that notification bell para like kang updated sa mga latest trends dito sa Korea. So, ayun na nga, guys. Thank you so much. And whatever you're facing right now, don't give up and always choose to glow.